Magandang araw sa inyo mga idol. Ayan, so umagang kayo ganda. Maagang trabaho tayo mga idol. So magre-refer tayo ng maagang bigay sa dala sa atin ng customer. Emergency light daw na hindi na umiilaw at hindi nagpa-power. Aw, hindi pala nagpa-power pero umiilaw siya. Yan. So, yan, umiilaw. Yan, umiilaw siya pero hindi po siya nag-charge. So, pina-repair sa atin ng customer at meron tayo ditong electric fan. Yan. Orbital electric fan at syempre meron tayo ditong speaker. Yan, speaker mga idol na natanggal yung cone dahil sa lakas ng bayo ng sound ng ating customer. So, atin itong aayusin isa-isa mga idol. So, bali ito na siyempre para naman sa ganun eh makatulong tayo sa ating customer. Chinek mo na ito kahapon yung kanyang speaker. So, bali itong speaker niya, medyo natanggal po yung cone sa kanyang well. So, sa sobra siguro na impact, sa sobra siguro galaw ng speaker, talbog-talbog, natanggal sa pagkaka-glue yung kanyang speaker cone at naputol yung kanyang terminal papunta sa kanyang pigtail. So, ihihinang lang po natin ito dahil sa hindi naman sunog yung coil at saka hindi naman po na-damage masyado yung cone. Natanggal lang po talaga yung kanyang yung kanyang pagkaka-glue. So, ihihinang ko lang at saka lalagyan ulit ng epoxy. Lalagyan natin ng clear epoxy mga idol para na sa ganon eh magamit pa na mayari. Kasi kapag pinalitan pa ito ng voice coil, eh medyo mahal na rin yung kanyang magagastos. So sabi ko sa kanya, para hindi siya magastusan, eh ayusin na lang, i-repair na lang natin. So kasi tayo mga idol, bilang isang technician, eh hindi natin ugali na manlamang sa ating kapwa. Kaya kung pwede pa naman nating remedyohan yung mga gamit na ating customer, pwede nating remedyohan mga idol para makasave-save sila sa gastusin. Dahil nga sa mahal naman na yung mga bilihin sa ngayon. So ayan, ihihinang ko lang itong kanyang speaker wire dito kanya sa kanyang pigtail para mag-gumana siya ulit. Ayan, so nahinang na natin. Sa mga baguhan pala dyan na gustong malaman kung tumutunog po ba yung kanilang speaker o hindi, magbibigay tayo ng tips mga idol kung paano nyo po malaman kung tumutunog ba yung inyong speaker o hindi na. Dalawang paraan po lang ang ating gagamitin. Una, kumuha po kayo ng ating tester. Yan. Itong ating tester po, ilalagay po natin yan sa times 1 po yung range ng ating multi-tester. Ayan, nakalagay po yan sa times 1. Tapos, siyempre, iti-tester po natin yung ating speaker terminal. Tulad ito, tester natin positive, negative. Ayan, tumutunog. Sa nakikita nyo, tumutunog siya at napapakinggan. Ayan o. Ayan. So, tumutunog. Isa kang paraan din po para malaman nyo kung buo po yung inyong speaker. Kumuha po kayo ng 1.5 na battery. Yan, Leo, grabe battery mo yan. 1.5 na battery po ng basta 1.5 battery. Either triple A man yan, double A, o ready na pang radyo. O pwede niyan gamitin. O kahit anong battery. Basta battery. 1.5 lang. Isa na kabilang. Battery na nga sa remote mo. Para malaman mo kung tumutunog pa ba yung iyong speaker o hindi na. Isa na kabilog. Yan, kuha kayo ng battery. Ganito, simple lang. Itong wire natin, positive, negative sa speaker natin. Lalagay lang natin dyan. Tapos, palapitan yung camera yan. Duga. Pali suwa. Ayan o. I-spark natin. Ayan, diba tumutunog yung speaker natin. Gumagalaw-galaw. Ayan.
ayan mga idol, ganyan po pag nag-check tayo ng ating mga speaker kung tumutunog po ba o hindi. So, ayan, tapos ko na tong ano, ihinang, i-epoxy ko na lang para nang ganun magamit na po ng ating customer mga idol. So, maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po.